Just listen. Kwento ni Nikki, naging susi siya sa pagpasok ng konsepto ng sustainable development sa 1996 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na ginawa dito sa Pilipinas. Hindi na namin kailangan na convince si President Ramos about shifting the position towards sustainable development. Through him, we had to convince 17 heads of state. Sila Clinton, President ng Japan, Prime Minister ng Japan, President ng China. Nagawa namin yun. Outside na convincein sila na ano? Na pumasok into a more sustainable development framework sa trading procedures ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Ayon kay Dr. Shelito Habito, NEDA chief noong panahon ni Ramos, parallel meetings ng NGO at mga civil society groups ang inatupad ni Nikki habang nagaganap ang summit. Kinulit daw ni Nikki si Presidente Ramos noon tungkol sa sustainable development. Dahil sa kanyang mga nagawa bilang environmentalist, napasama si Nikki sa Global 500 Roll of Honor ng UN Environment Program noong 2003. May I introduce our first speaker who will talk on how we can remain positive. Bakit may diluvyo, bakit may bagyo. I'll give a round of applause to Mr. Leonard Perlas. Itinuturing na eksperto sa issue ng climate change ngayon, madalas siyang maimbitahang mag-lecture sa iba't ibang bahagi ng bansa. People tend to not take him seriously, yung mga ideas niya. As you go along, makikita mo, totoo palang sinasabi ng tao na ito. So, you begin to realize na may punto pala. If you don't take care of nature, it will just go back against us. It's a stereotype to say. Isa si Dale sa mga napabilib ni Nikki. Bumalik-balik ako sa mga lectures niya hanggang sa naging magkaibigan kami. He's really a facilitator. I'm really, minsan nag-uumpisa kami ng workshop, sabi ko, gusto ko na umuwi, hindi ko kaya to. Ha? You know, umpisa pa lang, nag-aaway na yung mga tao. And somehow, there's a real dialogue that happens because he's such a good listener. He is an amazing listener, and he can really synthesize the most diverse ideas and the most diverse groups, and that's got to be something. Nakasama ni Dale at Panji si Nikki sa People's Assembly for Genuine Alternatives to Social Apathy o Pag-asa, isang grupong nagsusulong ng moral renewal. Marami ng mga teorya at konsepto si Nikki na nakapagpabago at nakapag-angat ng mentalidad ng mga Pilipino. Isang halimbawa, ang Lemniscate process. Isang teoryang ngayon ko lang narinig. Ang Lemniscate is the sign of infinity, yung ganito. Aha, okay. Yun ang Lemniscate. Ito ay isang proseso na nabuo ko after mga last 10 years. And ang proseso basically ay paano natin ini-integrate yung kalooban natin sa societal transformation. We're speaking about behavior ng tao. So pag may certain mindset siya, hindi niya mababago yung gusto niyang gawin pag hindi nagbago yung mindset. So kailangan ng pagbabago sa loob para mabago rin natin ang labas. Simultaneous process. Outside, you change inside. Malabo man para sa akin ang teoryang inilalako ni Nikki. Marami na raw itong mga natulungang tao. The man really has changed lives, including mine. Yung parang he really can make people connect to their highest potential. I know that sounds like such a cliche. Parang you realize, wow, ang dami ko palang pwedeng gawin. Mm-hmm. Hindi ako this helpless nag-iisa na tao na walang kayang gawin. If you can translate that, yes, into okay, very short lang, mabilis lang, yun. That would be great. Kasi life-changing yun. Life-changing. Aminado ang dalawa na madalas hindi masakyan ng mga kausap ang mga teorya ni Nikki. I must admit that it takes time. You have to be with him the whole day for you to actually grasp the concepts. Pero, for example, you give him a 5-minute interview, he can put so much there na talagang, wow, nosebleed yan para sa mga tao. I think it's, you know, it's a strength, yung sobrang talino niya, but at the same time, it's a weakness na hindi talaga siya minsan maabot ng tao. Nang magdesisyon si Nikki kumandidato sa darating na eleksyon, nag-alangan si Panji. Noong una, ayoko talaga siya tumakbo. Kasi he's so effective in the realm of culture.
where we were doing our work, basically, of trying to effect change. Mm-hmm. So parang, ay, wow, huwag ka tumakbo. What's that gonna do to you? What's that gonna do to our cause? Disadvantage yung outsider coming into a system na fully entrenched and fully operational. I understand how the system works, but I'm not from inside. So, since galing ako sa labas, then I don't owe any political debts. So, mas madali siyang i-transform. Di ba temporary yon? Kasi as you run your campaign, you will owe debts. Hindi. Ang aking style, Cheche, is that if people want to support me, sinasabi ko sa kanila, meron kaming platform. Ang basis ng support ninyo, whether financial or otherwise, is on the basis of the platform. Dito sa ating lipunan ngayon, realistic ba itong view na to o suntok ba to sa buwan? Hindi, realistic siya sa akin karanasan. Unti-unting naiintindihan. Yung mga iba na nasasaktan. Pero kasama ito sa pagbago ng ating kultura kasi dapat nagko-contribute tayo sa isang vision. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. No, was it because I had something to hide? Kaya naman hindi ko binawi ang state of emergency. Kawala ng pag-asa sa kasalukuyang administrasyon ang nagtulak kay Nikki na ialok ang sarili sa darating na eleksyon. Wala ng konsensya, hindi na nakikinig sa reason, kapangyarihan na lang ang umiiral tsaka pera. So sabi ko, pag ganito yung system of government, unti-unting masisira yung tinatawag natin na civil society ng Pilipinas. Nakita ng anak ni Nikki ang sari-saring reaksyon sa desisyon ng amang tumakbo. Nang sasabi parang, oh, a cuckoo just came out of the nest. Yung mga ganun. Pero they don't understand na parang, they don't really know my dad well enough. My friends are like, they always ask me the question, can he win? And obviously, I tell them, yes, of course. Can you assess your own chances of winning in 2010? I think it's strong. Malas na naniniwala ako sa actual support na personal na dumadating. Even at the height of the Noy-Noy thing, significant support was coming in. Pero hindi rumirehistro ang pangalan ni Nikki sa mga surveys na pinagpipilian sa pagkapangulo. Baliwala ito sa kanya. Surveys for me is not about substance. The discourse is about name recall and gimmicks and advertisings. Pero hindi ba indikasyon yon ng name recall, ng popularity, ng awareness? Sa New Politics, Cheche, ang sinasabi namin, sana ang mga Pilipino tingnan nila yung background ng isang kandidato. Hindi lang kung sino meron name recall. Paano mo lalabanan yon? So the internet presence is estimated at anywhere from 24 million to 30 million. 24 million voting unique individuals to? Voting siguro hindi. Less. Dahil may mga 15-year-old dyan, may mga 14-year-old students that are using the internet. But may influence sila sa parents nila, sa magulang nila, and so on. Number two, yung pag-uusap, quiet work with national leaders, regional leaders of large networks. Sabi ni Nikki, panahon na raw para baguhin ang mentalidad ng mga Pilipino sa pagboto. I call this, Cheche, winnability virus. Many Filipinos are infected with the winnability virus. Ang choices nila is not about their conscience, about their principles, but sino mananalo? When they do that, papairalin ulit nila yung traditional politics. Kasi we've done this for decades, and look where we're at. Hindi natin tinitingnan yung core values, principles, achievement ng isang tao.